Ano ba? Ganyan ka na ba talaga katanga? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay gawin mo ng maayos ang trabaho mo? Eh bakit may naiwan pang sebo dito, ha? Hala, Papa. Inaaway niyo po si Mama. Kinagat ni Bio ang kanyang pang-ibabang dabi dahil sa mga masasakit na salita ang binitawan ni Evelyn sa kanya. Pakiramdam ni Bio anumang oras ay tutulo ng kanyang mga luha. Ngunit nilakasan na lang niya ang kanyang loob. Sa susunod kasi, ayusin mo yung trabaho mo, Bio. Maghuhugas ka na nga lang, hindi mo papagawa ng tama. Gano'n na lang ba kakitid yung utak mo para hindi mo maayos ang trabaho mo? Diyos ko! Hindi lang ikaw ang mapapahiya sa katangahan mong to. Damay kaming lahat dito kaya umayos ka naman. Labis na nasasaktan si Bio sa mga naririnig nito mula kay Evelyn. Hinihiling na lang ni Bio na may mabait na anghel na lumapit sa kanila o di kaya naman ay bumato kay Evelyn para naman magising ito sa katotohanan. At ang dasal ni Bio ay tila narinig ng mga anghel. Nang biglang merong matipunong braso ang pumulupot sa kanyang bewang, at ang matangkad na lalaki na nagmamay-ari ng braso na ito ay pagalit na nagsalita. Wala kang karapatan na ipahiya siya ng ganito sa harapan ng maraming tao. At sino naman kayo? Ang lakas ng loob mo sa mausaw eh, wala naman kayong pakialam dito. Tsaka hindi niyo ba alam na ako ang manager dito? I don't care who you are, woman. Wala kang karapatan na mamahiya ng mga empleyado mo at pagmukain silang tanga sa harapan ng maraming tao. Dahil kahit kailan, hindi ganyan ang gawain ng mga taong nasa mataas na posisyon. Let me remind you na manager ka lang dito. At bago ka napunta sa posisyon na yan, nanggaling ka rin sa mababang posisyon. Bakit? Asawa ka ba ng babaeng yan? Yes. She's my wife. At ang ina ng anak ko. Pero mas pinili niya magtrabaho dito kahit lahat ng luho niya ay kaya kong ibigay sa kanya. That's impossible. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama, saan po kayo pupunta? Tanong ng 5 taong gulang na bata sa ina. Anak, mangungutang lang si Mama para may ulam tayo mamaya, ha? Dito ka lang muna sa bahay. Malakas ang ulan sa labas kaya hindi ka pwedeng sumama sa akin. Matagal po ba kayo roon, Mama? Mabilis lang ako kung pauutangin ako ni Manang Carm. Ngumiti naman si Marie tsaka tumango. Okay po, Mama. Ingat po ikaw. Iniwan muna ni Bio mag-isa ang kanyang anak sa kanilang bahay at kahit malakas ang buhos ng ulan ay pumunta muna siya sa malapit na tindahan kung saan ang madalas nilang takbuhan sa tuwing walang-wala na sila. Ilang araw na kasi siyang may sakit. Hindi siya makapagtrabaho at wala na siyang sapat na pera para bumili ng pagkain nila ng anak niya kaya kakapalan niya na naman ang mukha niya ngayon at mangungutang na naman siya. Manang Carm, baka pwede po muna ako makahiram ng sardinas, so nahihiya na sabi ni Bio sa may-ari ng tindahan. Pabalang na nagsalita ang atribidang si Aling Layla na madalas standby sa tindahan ni Carm. Ay nako Bio, nabubuhay na lang ata kayo ng anak mo sa utang. Napahiya si Bio sa sinabi nito, ngunit hindi naman siya nagagalit dahil totoo naman ang binitawan nitong salita. Halos sa utang na nga lang sila nabubuhay lalo pa ngayon na may sakit si Bio at hindi siya makapagtrabaho. Pasensya na po, may sakit po kasi ako ngayon kaya hindi po ako makapagtrabaho. Aba, ilang araw na yung sakit mo Bio, hindi ka pa rin ba gumagaling? Nagtanong si Manang Carm habang nilalagay sa plastic ang isang sardinas. Hindi pa nga po eh, kaya hindi ako makapagtrabaho ngayon. Nako, kawawa naman ang anak mo dahil hindi ka makapagtrabaho. O siya, sige, ano pa bang uutangin mo? 1 kilong bigas po sana at 1 sardinas. 2 mo na ang sardinas para may ulam din kayo mamayang gabi. Tumango si Bio. Sige po.
Mabuti na lang talaga at mabait itong si Manang Carm at hindi siya nito hinuhusgahan at minamaliit dahil sa mahirap lang buhay nila ng anak niya. Kung anong meron si Manang Carm, ay nahatiran talaga sila nito at pag pumapasok naman si Bio sa trabaho niya, ay dito niya iniiwan si Marie dahil hindi niya maaaring isama si Marie sa trabaho niya. Sobrang magkaibang-magkaibang ugali ni Manang Carm at Aling Layla. Itong si Aling Layla kasi ay mapanghusga at mapagmaliit sa kapwa. Kilalang kilala si Aling Layla sa kanilang lugar na isang Marites. Mayabang din ito dahil ang dalawang anak nito ay nakapag-asawa ng mga afam. Mag-asawa ka na kasi, Bio. Para naman hindi kayo nahihirapan ng anak mo. Iba pa rin kapag may katuwang ka sa buhay, sabi ni Aling Layla. Tigilan mo nga si Bio, Layla. Babae ang anak niya kaya mahirap magtiwala sa kung kanino lang ng mga lalaki riyan. Tsaka sa sitwasyon nila, mas mainam nang mag-isa kesa naman makatagpo siya ng walang kwentang lalaki. Nagsalita naman si Manang Carm. Eh kesa naman naghihirap silang mag-ina tulad na lang ngayon na malakas ang bagyot, hindi pa siya makapagtrabaho. Ang akin lang naman ay payo ko lang naman yun sa kanya. Hindi sa lahat ng oras solusyon ng pag-aasawa. Mahirap pong pumasok sa isang relasyon kung hindi ka pa naman handa. Huwag mo nga siyang itulad sa mga anak mo ng pag-aasawang ginagawang solusyon sa mga problema nila sa buhay. At least ang mga anak ko ay hindi naghihirap ngayon dahil nakapangasawa sila ng mga afam. Nagyayabang na sabi pa ni Aling Layla. Hindi nga kagandahan ang mga anak ko pero nakapangasawa sila ng afam. Eh ano pa kaya itong si Bio na sobrang ganda? Walang masamang pumatol sa may kaya sa buhay kesa naman hayaan niya na magutom ang anak niya. Iba naman ang mga anak mo dito kay Bio. At saka nagtatrabaho naman itong si Bio para sa anak niya. Nagkataon lang na may sakit siya sa ganitong panahon. Makahusga ka naman ay wagas. At mabuti nga itong si Bio ay maayos na binubuhay ang anak at hindi nagpapalaglag. Sabi ni Manang Carm bago inabot sa kanyang supot ng plastic. Oh, ito nang hiniram mo, Bio. At agad din naman na tinanggap yun ni Bio. Maraming salamat po dito, ante. Huwag po kayong mag-alala. Kapag nakapagtrabaho na po ako, ay babayaran ko po agad ang mga nakuha ko sa'yo. Oh, siya, sige, ayos lang yan. Bumalik ka na sa anak mo dahil natatakot na yun ngayon sa lakas ng ulan. Ay, nako, kung nag-asawa ka ng matandang mayaman, eh di sana hindi ka nangunguta ngayon. Nagpasalamat ulit si Bio sa mabait na si Carm bago siya nagpaalam sa dalawa na aalis na muna. Narinig niya pa na may sinabi si Manang Carm kay Aling Layla. At ikaw naman, Layla, tigilan mo nang mag-ina na yun. No, hindi pa naman nakapangasawa ng afam ang mga anak mo, abay puro utang ka rin naman sa akin, ha? Ang kaibahan niyo lang ni Bio, siya marunong magbayad. Eh ikaw, kung hindi pa kita sisingilin, hindi ka magbabayad. Hindi niya nalang masyadong pinansin ang mga sinabi ni Aling Layla tungkol sa kung gaano sila naghihirap na mag-ina. Dumiretso na nga siya ng uwi dahil palakas na ng palakas ang buhos ng ulan. Kaya marahil ay takot na ngayon ang anak niya na mag-isa lang sa kanilang bahay. Anak, pinahiram na ako ni Manang Carm ng bigas at ulam. Magsasaing lang muna ako para makakain ka na, ha? Sabi ni Bio sa kanyang anak na nakaupo sa sira-sira nilang upuan at hawak-hawak ang laruan na teddy bear. Okay po, mama. Kahit na sobrang sama ng kanyang pakiramdam dahil noong isang araw pa siyang nilalagnat, ay pinilit pa rin ni Bio ang sarili na kumilos. Wala naman kasing ibang gagawa kung hindi siya kikilos dahil dadalawa lang sila sa bahay nila. Nagsaing na siya ng sobrang kaunti na sapat na para mabusog ang anak niya at makakain din siya ng kaunti. Hindi kasi pwede na damihan niya ang kanyang sasaingin dahil wala na silang kakainin kinabukasan. Hindi niya rin kasi alam kung hanggang kailan magtatagal ang sakit niyang ito at kung kailan siya makakapagtrabaho muli. Matapos niyang makapagsaing ay nagsandok na siya para kay Marie at dinala yon kung saan ang kanyang anak na nakatanaw sa labas at pinagmamasta ng buhos ng ulan. Anak, sige na, kumain ka na. Sabi niya, sabay nila pagsarapan nito ang dala niya na kanin na ang ulam ay sardinas at isang basong tubig. Paano ka po, mama? Mamaya na lang ako, anak. Ikaw na munang kumain. Hindi ka pa po ba nagugutom? Hindi pa naman, anak.
Mamaya na lang ako pagkatapos mo, ha? Sa totoo niya ay kumakalam na rin ang sikmura ni Bio. Ngunit hindi pa muna siya kumakain dahil gusto niya muna na mabusog ang kanyang anak. Matitiis niya pa naman ang gutom niya kaya magpapahinga na lang muna siya saglit. Pagkatapos kumain ni Marie ay sinabihan niya ito na magsipilyo at magpalit ng damit na pantulog at siya naman ang kumain ng sapat para lang magkalaman ng sikmura niya. Iniisip niya kasi na baka magutom mamaya si Marie. Mas mainam nang magtira na lang siya ng pagkain para sa anak. Nag-asikaso na rin si Marie at nag-toothbrush na tulad ng utas niya. Kahit na 6 na taong gulang pa lang ang anak niya ay sobrang matalino na ito at mabilis na makaitindi kaya napakaswerte niya sa kanyang anak dahil sa ganitong sitwasyon niya ay hindi niya na kailangan na alagaan ng todo ang anak niya. Mama, tapos na po ako. Masaya na sabi ni Marie na matapos na makapagpalit ng damit na pantulog. Wow, very good naman. Sige na at magpahinga ka na. At susunod na rin ako mamaya pagkatapos ko mag-ayos dito. Gusto niyo po ba tulungan kita, mama? Nako, hindi na anak. Ayoko na papagod ka. Doon ka na lang sa higaan mo para hindi ka na ulit madumihan. Ote po, mama. Pagtapos na po kayo, tsaka po ako matutulog para sabay po tayo. O siya, sige. Pero huwag ka nang malikot, ha? Sabi niya tumango naman si Marie. Gabi na noon at sobrang malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labas. Sunod-sunod ang pagkidlat at paggulog. Ang lagnat ni Bio ay mas lalo pa na tumaas kaya hindi na makatulog ang anak niyang si Marie. Sa sobrang taas ng lagnat ni Bio ay para bang nagsi-seizure na siya. Hindi naman alam ng kawawang bata kung ano ang kanyang gagawin. Dagdagan pa na sunod-sunod ang pagkidlat kaya mas lalong nakakaramdam ng takot ang bata. Mama, ayos lang po ba kayo, mama? Natatakot at tanong ni Marie sa kanyang ina na hindi sumagot. Mama, ano pong nangyayari sa inyo, mama? Na makita ang kalagayan ng kanyang ina na sobrang nahihirapan na ay hindi na nag-atubili ang musmos na bata na lumabas ng kanilang tahanan para humingi ng tulong. Dahil sa malakas ang ulan ay walang makarinig ng mga hiyaw ni Marie. Malalim na rin kasi ang gabi kaya tulog na ang kanilang mga kapitbahay. Dagdagan pa ang sunod-sunod na pagkulog at malakas na buhos ng ulan na nilalamon ng boses ng musmos na bata. Tulong! Basang-basa ang musmos na bata habang lakad-takbo ang kanyang ginawa at patuloy pa rin sa paghiyaw ng tulong. Nasa tabi na siya ng kalsada, nilalamig na at ang luha ay patuloy pa rin sa pagbuhos na animoy buhos ng ulan na wala ng katapusan. Nang may dumaan na isang kulay itim na sasakyan, ang ginawa ni Marie para mapansin siya ay pumunta siya sa gitna ng kalsada. Kung kaya'y napapreno ang sasakyan para hindi mabangga ang musmos na bata. Na inakala pa nga ng lalaking driver na isang multo. Pinusinahan ng binatang si Demetrius ang bata sa gitna ng daan ngunit hindi pa rin ito umalis doon. Huminga ng malalim si Demetrius kung sakali man ang multo ang babae sa gitna ay wala siyang ibang choice kundi ang babae na lang ito kesa naman sa gasaan niya. Kinuha ni Demetrius ang payong mula sa backseat bago siya bumaba at nilapitan ang musmos na bata. Bakit andito ka? Anong kailangan mo? Kailangan ko po ng tulong ninyo. Talaga naman, oo. Sa kanya pa talaga ito magpapatulong na makuha ang hustisya sa pagkamatay. Anong klase ba ng tulong ang kailangan mo? Kailangan mo ba ng tulong ko para makuha mong hustisya sa pagpastang sa'yo? Hindi po ako pinaslang. May sakit po ang mama ko at kailangan niya po ng tulong kaya po ako nandito. Nahabag naman si Demetrio sa kalagayan ng bata, kaya naman ay napagpasyahan niya na tulungan na lamang ito. Sinundan niya ang musmos na bata kahit papuro putik ang nadaraanan nila at nang sa wakas ay marating nila ang isang barong-barong bahay, pinapasok siya ng bata sa loob ng kanilang tahanan. Siya pong mama ko, mister. May sakit po siya at kailangan niya po ng tulong. Nilapitan ni Demetrius ang babae na nakahiga sa kama at natigilan ito nang mapagtanto niya ang katauhan ng babae. Hindi na nga siya nag-atubili pa at binuhat ng babae dahil malayo pa kung nasaan ang sasakyan niya kailangan nila na sumuong sa ulan. Binalot niya na lang ng kumot ang babae at ang anak naman nito ang may hawak sa cellphone niya na siyang ginawa nilang ilaw. Kulang na lang ay paliparin niya ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital at doon niya dinala ang babae.
Hinayaan niya ng mga nurse ang mag-asikaso sa babae at bumili siya ng damit para sa musmus na bata na basang-basa na ng ulan. Anong pangalan mo? Tanong ni Demetrius sa batang babae. Marie po. Marie, ako naman si Demetrius Morningstar. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin ng mama ko. Nginitian niya ang bata. Walang anuman. Siya nga pala. Ang babaeng dinala natin sa ospital. Siya ba talaga ang tunay mong ina? Opo. Ah. Sinabihan ni Demetrius sa musmus na bata na maupo na lang muna dahil inaasikaso pa ng mga doktor ang mama nito. Kahit pabasa rin siya ay hindi na yan alintana ni Demetrius. Hindi niya iniwan ang batang babae dahil batid niya kung gaano itong katakot ngayon sa nangyayari sa ina. Maraming mga katanungan ang tumatakbo sa isip niya ngayon. Ngunit batid niya naman na ang tangi lang na makakasagot sa mga tanong niya ay walang iba kundi si Bio. Ang babaeng tinulungan niya kanina na mayroong malaking papel sa buhay niya. Kamusta na po siya, Doc? Tanong ni Demetrius na kalalabas lang. Maayos naman na po siya, sir. Bumaba na rin po ang lagnat niya. Nagpapahinga na lang siya ngayon. Baka bukas ay maaari niyo na rin siyang iuwi kung hindi na bumalik ang mataas niyang lagnat. Nagpasalamat naman si Demetrius sa doktor at nang magising si Marie, sinamahan niya ito tungo sa silid kung nasaan ang ina nito na natutulog pa rin. Paglipas ng ilang saglit ay nagising na rin ang babae at ang unang hinanap ng mga mata nito ay ang anak na nasa kabilang tabi. Nandito po ako, Mama, malambing na sabi ni Mariel sa ina. Dahil nga sa maliit ito ay hindi ito agad nakita ng ina kanina. Mabuti naman at maayos ka lang. Nasaan tayo ngayon? Mahina pa rin ang boses ni Bio at paos na paos ito. Nasa ospital ka po, Mama. Dinala ka po namin ni Mr. dito kagabi kasi po sobrang taas po ng lagnat ninyo. Nang bumaling sa kanya si Bio ay natigilan nito at para bang nakakita ng multong itsura. Maging si Demetrius ay natigilan din ang mga sandaling yun at napakarami ng katanungan na tumatakbo sa isipan niya habang nakatingin sa kanila. Gusto niyang simulan ang pagtanong dahil sa dami ng mga tanong sa isip niya, ngunit hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Mama, siya pong mabait na mister ang tumulong sa akin kagabi para dalhin po kayo dito. Labis po kasi ako na nag-alala sa inyo kagabi kaya humingi na po ako ng tulong sa kanya. Paliwanag ni Marie habang ang mukha ni Bio naman ay hindi rin makapaniwala na nakatingin sa kanya. Mabuti naman at maayos ang pakiramdam mo. Nag-alala kami ng anak mo sa'yo kagabi. Sabi ni Demetrius na umakto na para bang hindi niya pa nakikilala ang babae. Ako nga pala si Demetrius Morningstar Laurent. Ngumiti naman ang bahagya sa kanya si Bio. Ngunit batid ni Demetrius na pilit lang ang ngiti nito dahil hindi yan sing-tingkad ng dati nito mga ngiti. Maraming salamat sa pagtulong at pagdala mo sa akin dito, Demetrius. Walang anuman. Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon at wala rin masamang mangyayari sa'yo. Awkward na awkward sila habang nasa loob ng iisang silid. Iniiwasan ni Bio ang mga tingin ni Demetrius na pilit din naman sana na hinuhuli ni Demetrius. Mailap sa kanya si Bio. Good news! Bukas na bukas ay maaari na siya makauwi dahil bumuti ng pakiramdam niya. Sa ngayon ay kailangan niya pa muna na manatili dito sa ospital. Nagpasalamat naman si Demetrius at inayos na kaagad ang lahat ng mga bayarin sa ospital para hindi na mahirapan si Bio. Bukas paglabas ito. Nang makatulog na ng mahimbing si Marie ay nilapitan niya si Bio para makausap niya ito na maayos. Maaari ba tayo mag-usap, Bio? Tanong niya sa dalaga na masama lang ang tingin na binaling sa kanya. Wala na tayong kailangang pag-usapan, Demetrius. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko ang pinabayad mo sa hospital bill ko. Hindi ko naman sinabi na bayaran mo yon. Ang gusto ko lang ay magkausap tayong dalawa. Dahil may mga nais lang ako malinaw. Ang sabi ko, babayaran ko yan. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon at babayaran ko ang lahat ng nagastos mo para wala na akong utang na loob sa'yo. Si Marie, siya ang anak natin, hindi ba? Hindi. Wala tayong anak.
Agad naman na tumanggi si Bio. Ngunit kitang-kita ni Demetrius ang pagdaan ng emosyon sa mga mata nito. Alam ko na siyang anak ko. Pilit man na itanggi ni Bio ang totoo ay ramdam ni Demetrius na anak nga niya talaga si Marie. Ramdam na ramdam ng puso niya na anak niyang bata. Kailangan niya lang talaga ng kumpirmasyon mula kay Bio na ayaw naman nito na ibigay sa kanya. Hindi mo ba natatandaan? Hindi ba ginusto mo na ipalaglag ko ang anak natin noon? Hindi mo anak si Marie. Hindi tayo nagkaanak. Matigas na saad ni Bio. Ngunit tumakas ka ng araw na yon. Batid ko na si Marie ang naging bunga na nangyari sa atin noon. Hindi. Umiling si Bio. Nagkakamali ka ng akala. Hindi mo anak si Marie. Nawalan ka na ng anak noong araw na hiniling mo mismo sa harapan ko na ipalaglag ko siya. I've made a big mistake nung hiniling ko sa iyong bagay na yon. Alam ko yon. Bio, buong buhay kong pinagsisihan ang desisyon kong yun noon. I was only 18 back then. Hindi pa ako sigurado sa buhay ko. Nagkamali ako noon pero nakahanda ako na magbago ngayon. Natakot din ako noon, Demetrius. Sobrang natakot din ako noon dahil napakabata ko pa, ngunit tinatagan ko ang loob ko para sa anak ko. Hindi ako naging duwag. Isa pang pagkakataon, Bio. Pangako na itatama ako ng lahat ng pagkakamali ko sa iyo noon. Isa pang chance. Huli na, Demetrius. Wala na akong balak na bigyan ka pa ng pagkakataon. Seryoso na sabi ni Bio. Ang mga mata nito ay wala ng emosyon. Ito na rin na magiging huli nating pagkikita. Huwag mong isipin na porket nagkaroon ako ng utang na loob sa'yo dahil tinulungan mo ako ay may karapatan ka ng lumapit sa amin ng anak ko. Tandaan mo, ito na ang una at huling beses na makikita mo anak ko. Naiintindihan ni Demetrius kung saan ang gagaling si Bio. Kung siya man ang nasa sitwasyon nito, ay pareho rin ang nararamdaman niya, ngunit desidido na siya na hindi niya lulubayan ang dalawa. Lalo na ngayon na malakas ang kutob niya na anak nga niya si Marie. Na ang batang yon ay ang minsan niyang hiniling kay Bio na ipalaglag noon. Ang hindi alam ng dalawa habang sila'y nagtatalo ay naririnig ang lahat ni Marie at nagkukunwari lamang na natutulog. Nasaktan ng bata sa narinig na gusto pala siyang ipalaglag ng kanyang ama noon. Ngunit masaya rin siya na malaman na hindi pa pala patay ang kanyang ama katulad ng madalas sasabihin sa kanya ng kanyang ina noon. Mama, magkagalit po ba kayo ni Mr. Demetrius Laurent? Tanong ni Marie sa ina. Si Demetrius ang naghatid sa kanila sa kanilang bahay at hindi naman natutuwa si Bio doon, ngunit hindi niya naman magawa na tumanggi dahil ang kanyang anak na mismo ang pumayag sa gusto ni Demetrius na ihatid sila. Ha? Bakit mo naman itanong yan? Siyempre hindi kami magkagalit. Pero hindi po kayo nagpapansinan kanina. Hindi anak, magkaayos naman kami ni Sir Demetrius. Nag-uusap din kaming dalawa. Sa katunayan ay malaking pasasalamat ko sa kanya dahil sa naging tulong niya sa ating mag-ina. Sabi niya pa sa anak na tumango naman at tila naniniwala na sa sinabi niya na hindi naman siya galit kay Demetrius. Hindi alam ni Bio kung sa paanong paraan siya magpapanggap na baliwala lang sa kanyang presensya ni Demetrius na bumisita sa kanila. Sa ospital pa lamang ay halos hindi na siya makapagtimpi at gusto niya nang sigawan si Demetrius sa tuwing lumalapit sa anak nila. Ngunit ayaw niya naman na mabigla si Marie. Hindi niya rin kasi alam kung ano magiging reaksyon ng anak kapag nalaman nito na ang ama niya ay si Demetrius. Nung nagpakalayo-layo si Bio at tumakas siya mula sa ospital kung saan niya dapat ipapalaglag ang batang dinadala niya, ay sumumpa si Bio na hindi na siya ulit makikipagkita kay Demetrius. Kahit kailan ay hindi-hindi niya hahayaan na makalapit ang lalaking yon sa anak niya. Ngunit sadyang kahit anong pag-iwas sa tago ang gawin niya, ay ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan para magkatagpo ang mag-ama. Sino mag-aakala na ang taong paghihinga ng tulong ng kanyang anak ng gabing yon ay walang iba kundi ang ama nito mismo? Siguro sadyang ang mundo na mismo ang nagsabi sa kanya na hindi sa habang panahon ay maitatago niya si Marie sa ama nito. Ganun pa man,
Kahit nagkatagpo na ang landas ng dalawa, ay gagawin pa rin ni Bio ang lahat para lang hindi magkalapit ang mag-ama. Pinunasan ni Bio ang namumuong pawis sa kanyang noo habang nagpupunas ang lamesa. Kakatapos niya lang na maghugas ng plato, at heto, nililinis niya na ang table na pinagkainan ng mga customer kanina. Kahit pa medyo mahina pa ang kanyang katawan, ay pinili ni Bio ang magtrabaho ng magtrabaho para sana sa dalawang tao dahil kailangan niya makaipon para mabayaran niya ang lahat ng mga utang niya, lalong-lalo na ang utang niya kay Demetrius. Dapat sa ganitong oras ay nakauwi na siya sa bahay nila at tinuturuan ang kanyang anak na magbasa. Pero dahil sa nangyari noong nakaraang araw at hindi siya nakapasok kay kinailangan niya mag-overtime ngayon para hindi mabawasan ang kanyang sahod. 400 lang kasi ang sahod niya sa kanyang pinagtatrabahuhan at 6 na araw sa isang linggo siya nagtatrabaho bilang tagahugas. Para kay Bio ay malaki na ang sahod niya dahil kahit papaano ay nakakabili siya ng pagkain nila ng anak niya sa araw-araw. Pero syempre, kulang pa rin yun. Pero ayos na yun, kesa naman walang sahod, hindi ba? Marami siyang mga bayarin at kailangan niya rin na makapag-ipon dahil malapit nang pumasok si Marie. Sa susunod na taon ay kinder na si Marie. Ang totoo niyan ay dapat ngayong taon ay nag-kinder na si Marie. Ngunit dahil sa wala pa siyang sapat na pera, naisip niya na sa susunod na lang na taon mag-enroll si Marie at siya na muna ang magpapansamantala na magturo sa kanyang anak kapag hindi siya gaanong busy sa trabaho. Hoy! Ang bagal-bagal mo namang kumilos! Galit na sigaw sa kanya ng kanyang manager na si Evelyn. Noon pa man ay mainit na ang ulo nito sa kanya at simula nang ma-promote ito sa trabaho ay talagang mas lalong naging mainit ang ulo nito sa kanya. Ito pa ang dahilan kung bakit nababawasan ng 100 ang kanyang sahod. Sa halip na 200 ang nagiging 100 dahil kinuha nito sa kanyang 100. Pero ayos lang yon kay Bio. Baka kasi kailangan din ng pera ng kanyang bossing kaya binabawasan nito ang sahod niya. Pasensya na po ma'am. Mahinang sambit ni Bio at mas pinag-igihan pa ang pagpupuna sa mga lamesa. Namutla naman ang kanyang labi at nanginginig ang kanyang kamay dahil sa gutom. Simula kasi kaninang umaga hindi pa siya kumakain sapagkat marami ang kanyang trabaho. Nagulat si Bio nang bigla na lamang lumapit sa kanya ang kanyang manager at bigla na lamang nitong binuhos ang hawak na ketchup sa noon ay kakatapos nilang punasan na lamesa. Napatulala na lang doon si Bio. Samantalang napangisi naman si Evelyn at basta na lamang hinulog ang lalagyan ng ketchup. Oops, hindi ko sinasadya. Hagikik pa nito. Ayos lang ho yun ma'am, pupunasan ko na lang po ulit. Umirap si Evelyn. Linisin mo yun ng maigi ha? Bakla ha? Kapag hindi mo ginawa ng maayos ang trabaho mo, hindi ka makakauwi. Naiintindihan mo? Tanong ni Evelyn na ikinatango naman ni Bio. Mas lalong lumapad ang ngisi ni Evelyn at kinuhit ang ketchup na nasa mesa gamit ang kanyang hintuturo at basta na lang yun ipinuna sa itim niyang buho kapag kuwan ay muli ito nagsalita. Pagkatapos mo dito, punasan mo ang table ng customer na yun, no? Itinuro nito ang dalawang lalaking kumakain na maraming mga tattoo sa braso. Tapos, linisin mo ang banyo. Sabi ng customer may nakabara daw doon na... malaki. Total doon ka naman nararapat. Hindi yung puro kalande pero wala ka namang napapatunayan pa. Nakagat na lang ni Bio ang kanyang labi. Ang paglilinis ng banyo ay hindi niya natrabaho dahil tagahugas lang naman dapat siya pero... Wala siyang magagawa dahil kapag hindi niya sinunod ang ipinag-utos ng kanyang boss, ay babawasan na naman ito ang kanyang sahod. Naiintindihan mo ba ako, Bobo? Bakit hindi ka sumasagot? Galit na tanong ni Evelyn. Naiintindihan ko po, ma'am. Magalang ngunit mahina na sagot niya. Umirap lang sa kanya si Evelyn at saka naglakad na paalis. Pinunasan naman ni Bio ang naggalat na ketchup sa mesa. Sunod ay ang kabilang mesa naman. Ang alam ni Bio, isa sa pinakadahilan ni Evelyn kung bakit ganun na lang ang galit nito sa kanya ay dahil sa nagkagusto sa kanyang ex-boyfriend nito na si Oliver. Kahit na binasted naman na ni Bio ang ex ni Evelyn, hindi pa rin tumigil ang lalaki sa paniligaw sa kanya. Kaya namang ganun-ganun na lang ang galit sa kanya ni Evelyn. Kung tutuusin, ay hindi naman kasalanan ni Bio kung bakit nagkagusto sa kanya si Oliver.
Hindi niya rin alam kung anong nakita sa kanya ng ex ni Evelyn para magustuhan siya. Nang makita niyang tumayo na ang dalawang lalaking kumain kanina at naglakad ng palabas ng fast food chain, ay kaagad siyang lumapit sa mesa ng mga ito upang linisin ang nagkalat itong pinagkainan. Napakunot ang noon niya nang may nakita na isang cellphone. Mabilis niya iyong dinampot at nagmamadaling lumabas ng fast food upang hanapin ang dalawang lalaki. Hindi niya pinansin ang galit na pagtawag sa kanya ng kanyang bossing. Inilibot niya ang kanyang paningin at napangiti nang makita ang dalawang lalaking nagsisigarilyo sa may poste. Kaagad siyang lumapit sa dalawa at nagtataka namang tiningnan siya ng dalawa. "Sir, naiwan niyo pong cellphone niya sa loob." Tiningnan siya ng dalawang lalaki kapag kwan ay tumingin sa cellphone na hawak niya. "Ay, oo nga pala." Tinanggap nito ang cellphone. "Salamat, miss. Hindi ko napansin na naiwan ko pala sa loob. Mabuti na lang at hinabol mo sa amin." Ngumiti rin siya. Mukha lang nakakatakot ang dalawang lalaking to pero mabait naman pala sila. "Walang ano man po, sir." "Sabi sa'yo, mabait ang mga nagtatrabaho sa fast food chain na yan eh." Sabi ng isang lalaki na kasama. "O baka naman siya lang mabait. E mukhang ingrata ang manager nila kanina." "Naku, mabait po ang boss namin. Mukha lang siyang masungit." "Tingnan mo na, mabait talaga siya," sabi ng lalaki. "Miss, kilala na namin yung manager ninyo, masamang ugali niyan. Kaya mabuti pa, humanap ka na lang ng ibang trabaho. Tulad ng mga naging girlfriend ng ex niyang si Oliver, malaki rin ang pagkaingit niya sa'yo." "Kilala niyo ang ex niya?" "Oo, isang kapatid namin sa naging girlfriend ni Oliver. At isa rin siya sa inalipusta ni Evelyn dahil masyado siyang selosa kahit na matagal na silang hibulay ni Oliver. Nang dahil sa kanya ay nagkaroon ng trauma ang kapatid namin kaya mas mainam kung sa lalong madaling panahon ay maghanap ka na lang ng ibang trabaho bago pa man maperwisyo ng babaeng yan ang buhay mo." Nagpasalamat si Bio sa dalawa sa banta ng mga ito patungkol kay Evelyn. Ganun pa man ay wala pa rin balak si Bio na umalis sa trabaho niya. Hindi pa sa ngayon. Siguro, pag may malaki na nga siyang ipon, ay maghahanap na siya ng ibang mapapasukan. Ngunit, sa ngayon ay kaya niya pa naman natiisin ang ugali ni Evelyn. Kaya, pagtsatsagaan niya na lang muna, kesa naman wala na siyang maipakain sa anak niya. At hindi na naman mapag-aral si Marie sa susunod na taon. "Oh, Bio, kamusta ka na?" Tanong sa kanya ni Manang Carm na nasa loob ng tindahan nito. "Maayos na po ako, Auntie. Nakakapagtrabaho na po ulit ako kaya huwag po kayo mag-alala. Mababayaran ko na po ang lahat ng mga nakuha ko sa inyo," sagot naman ni Bio. Nahiya na kasi siya dahil ilang linggo na yung utang niya kay Manang Carm. Baka isipin ang matanda na wala na siyang balak na magbayad. "Ha? Pero bayad naman na lahat ng mga kinuha mo sa akin ah." Nagulat at nagtaka naman si Bio sa sinabi nito. "Po, sino po nagbayad ng mga utang ko sa inyo?" "Yung gwapong lalaki na nagpakilala na ama ni Marie, si Demetrius ba yun?" "Ano po?" "Oo, kasama niya ang anak niyo kanina na nagbaya dito. Sa tingin ko nga'y nasa bahay mo siya ngayon dahil ang sabi niya ay doon ka na lang niya hihintayin." Nagmamadali naman na nagtungo si Bio sa kanilang bahay at doon niya nga naabutan ng ama ng kanyang anak na nakaupo sa sira-sira nilang upuan at kinakausap si Marie. "Anong ginagawa mo dito, Demetrius?" Galit niyang tanong. "Bakit? Masama ba na bisitahin ko ang anak natin?" "Sinabing hindi mo nga siya anak eh. At pwede ba? Wala kang karapatan na maglabas-masok sa pamamahay ko. At mas lalong wala kang karapatan na lapitan ng anak ko." "May karapatan akong lapitan ng bata. Dahil anak ko rin siya." "Hindi lang ikaw ang magulang niya, Bio. Ang 6 na taong gulang nating anak ay naiiwan sa mga kapitbahay habang ikaw ay nagtatrabaho. Hindi ka ba naaawa sa anak natin na lagi na lang siyang mag-isa? Nandito ako para samahan siya lagi. Para hindi na siya laging mag-isa at nalulungkot." Nang dahil sa sinabi ni Demetrius ay mas lalo pang nag-init ang ulo ni Bio habang ang kanilang anak na si Marie ay nagtago sa likod ng pinto. Maluha-luha ang mga mata na nakatingin at nakikinig sa kanya. Nang mga oras na yon ay halos wala nang pakialam si Bio sa mga lumabas sa bibig niya
dahil ang gusto niya lang na mangyari ay ang umalis si Demetrios sa pamamahay niya at lubayan ng anak nila. Ano bang pakialam mo, ha? May pakialam ako dahil anak ko rin ang bata, Bio. Anak? Marahas ang boses ni Bio. Matapos ang lahat, ngayon ka pa talaga magkakaroon ng lakas ng loob para tawagin na anak ang batang gusto mo sanang ipalaglag noon? Napakabata ko pa noon, Bio. I was not ready for the responsibility. Ganun din naman ako, ha? Napakabata ko rin noon. Sobrang bata ko pa. Pero nilakasan ko ang loob ko para sa magiging anak ko. Hindi ako kagaya mo na basta-basta na lang nang iiwan. Sa ating dalawa, ikaw ang nang iwan, Bio. Iniwan kita dahil gusto ko na iligtas ang anak ko mula sa masama mong plano. Tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Kaya wala kang karapatan na sumbatan ako kung bakit nagawa kong iwan ka. Ginawa ko lang yun para sa anak ko dahil walang kwenta ang ama niya. Alam kong maling-mali ako noon. Maling-mali ako sa desisyon ko na ipalaglag ang anak natin. Batid ko rin na mahirap para sa iyo na paniwalaan na nagbago na ang isip ko noon. Na gusto ko nang mabuhay ang anak natin at ipatigil ang kung ano man ang masamang plano ko noon. Pero wala na akong nadatnan sa kwarto kung saan ka dapat naroon dahil umalis ka na. Oo, napakalaki na naging kasalanan ko, Bio. Sobrang laki. At sobrang nagsisisi ako. Batid ko na hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero gusto ko sana makabawi sa inyo. Gusto ko makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa anak natin. Hinawakan ni Demetrios ang kamay ni Bio na patuloy pa rin lumuluha. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maging ama sa anak natin. Itatama akong lahat ng mga pagkakamali ko noon. Umiling si Bio sabay marahas na inagawang kamay niya na hawak ni Demetrios. At sa marahas ding boses ay nagsalita siya. Huli na, Demetrius. Hindi ka na namin kailangan ng anak natin. Kayang-kaya namin na mabuhay nang wala ka. Napalaki ko nga na maayos ang anak natin nang wala ka. Kaya hindi ka namin kailangan. Hindi mo na kailangan na bumalik sa buhay naming mag-ina. Hindi na nakatiis si Marie. Hindi niya na makaya na makita ang umiiyak ang kanyang ina at nagsasagutan ng dalawa. Kung kaya naman ay lumabas na ito sa pinagtataguan habang ang mga luha nito ay walang tigil sa pagdulo. Nagulat naman si Bio at Demetrios sa pagkakita sa kanilang anak. At agad din na tinuyo ni Bio ang kanyang mga luha. Bakit po kayo nag-aaway? Umiyak na tanong ni Marie. Hindi anak, hindi kami nag-aaway. Nag-uusap lang kami. Bakit po ang tataas ang boses ninyo? Dahil masaya kami habang nag-uusap. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kami nag-aaway. Nilapitan ni Bio ang kanyang anak at pumasok na sila sa loob ng kanilang bahay. Napasabunot naman si Demetrios sa sarili niyang buhok bago sumunod na rin sa dalawa. Mama, sinabi po sa akin ni Mr. Laurent na siya raw po ang aking ama. Masaya na pagkwento ni Marisa ina. Sinulyapan ni Bio si Demetrios na nakatingin at nakikinig sa kanila. Gusto na naman ni Bio na magalit at sigawan si Demetrios dahil nanguna na naman ito sa pagpapakilala sa sarili nang hindi man lang nanghihingi ng permission. Ngunit nagtimpi siya dahil ayaw niya na marinig na naman ng anak nila ang kanilang pagtatalo. Talaga? Masaya ka bang siya ang ama mo? Tanong ni Bio at muling sumulyap kay Demetrios. Opo, Mama. Sobrang masaya po ako kasi po may papa na po ako. At saka mabait din po ang papa ko. Complete family na po tayo. At saka ngayon po na may papa na ako, hindi na po ikaw mahihirapan na mag-alaga sa akin kasi nandito na po si papa habang nag-work ka. At tila wala nang ang ibang magagawa si Bio kundi ang hayaan ng mag-ama. Gustuhin niya man na paglayuin ang dalawa ay wala na rin siyang ibang magawa dahil ayaw niya na rin na maging malungkot ulit ang kanyang anak. Dahil batid niya kung gaano ito katagal na nangulila sa pagmamahal at pag-aaruga ng isang ama. Gusto ko lang linawin sa'yo. Nasa anak lang natin ikaw may karapatang lumapit at makialam. Wala kang dapat maging pakialam sa buhay ko at sa kung ano man ang maging desisyon ko.
paglilinaw niya kay Demetrius. Sumupal naman ang ngiti sa labi nito. Ang ibig bang sabihin nun ay, hahayaan mo na ako maging ama sa anak natin at mapalapit sa kanya? Sa tingin mo ba may magagawa pa ako? Kahit gustuhin ko man na ilayo sa'yo ang anak ko, at gustuhin ko man na hindi kanya kilalanin na ama niya, wala akong magagawa. Dahil pinangunahan mo na ako sa desisyon at masaya rin ang anak ko na nakilala niyang ama niya. Kahit pa napakawalang kwentang tao ng ama niya. Hindi ako titigil hanggat sa mapatawad mo ulit ako at matanggap bilang ama ng anak natin. Gagawin kong lahat para mapatawad mo, Bio. At tinotoo nga ni Demetrius ang sinabi. Ginawa nga nitong lahat para lang mapalapit sa kanilang anak at makuha ang kapatawaran niya. Araw-araw ay bumibisita sa bahay nila si Demetrius kahit pa oras dapat ang trabaho nito para lang makita at makasama ang anak nila. Lagi itong may dalang bulaklak para kay Bio na hindi niya naman tinatanggap. Ang akala nga ng mga kapitbahay nila ay naniligaw ulit sa kanyang ama ni Marie na mariin naman na pinabulaanan ni Bio. Auntie Carm, pabili naman po ako ng kobra, sabi ni Bio. Kobra? Bakit? Anong gagawin mo sa kobra? Masama yun sa katawan mo kung ikaw ang iinom. Ah, hindi po. Ipapatuklaw ko lang po itong kasama ko para mawala na sa landas ko. Aniya, sabay masamang tiningnan si Demetrius na kanina pa nakabuntot sa kanya at buhat-buhat pa ang kanilang anak. Hi, manang! Masiglang pagbati naman ni Demetrius. Oh, Demetrius! Andito ka na naman pala. Opo, as usual. Huwag niyo na pong bigyan ng kobra tong babae ko. Baka mamatay ako ng maaga at hindi ko siya mapakasalan. Natawa naman si Manang Carm sa sinabi ni Demetrius habang si Bio naman ay lalo lang na dumilim ang mukha. Oo nga, sir. Itong Vitamilk na lang sa inyo. Naiiling na kumuha ng dalawang Vitamilk si Manang Carm habang si Bio naman ay nanatili na masamang tingin kay Demetrius. Dalawang malaking Chucky at apat na fudgy bar na rin po para sa anak namin, dagdag pa ni Demetrius. At ang primera gawain ni Demetrius sa tuwing bumibisita sa kanila at saktong nadadad na niya ay ang bisitin siya. Hindi niya na rin alam kung humihingi pa ba ng kapatawaran sa kanya si Demetrius, so ginugulo na lang ang buhay niya. Papa, gusto niyo po ba na puntahan natin si Mama? Tanong ni Marisa ama. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi si Bio at kanina pa nila ito hinihintay. Alam mo ba kung saan siya nagtatrabaho? Tumango si Marie kaya magkasama sila na pumunta kung saan nagtatrabaho ang ina nito. Pinarada ni Demetrius ang kulay itim niyang sports car sa tapat ng isang fast food chain kung saan ang sinasabi ni Marie na nagtatrabaho si Bio bilang isang dishwasher. Buhat-buhat ang anak ay naglakad sila papasok sa loob at nang sandali makapasok sila ay tila otomatikong lumingon sa kanila ang mga tao doon. Ano ba? Ganyan ka na ba talaga katanga? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay gawin mo ng maayos ang trabaho mo? Bakit may naiwan pang sebo dito, ha? At ang atensyon nga nila mag-amay mabilis din na naagaw dahil sa malakas na boses na sigaw ng babae. Hala! Niaway niyo po si Mama, Papa. Kinagat ni Bio ang kanyang pang-ibabang labi dahil sa mga masasakit na salitang binitawan ni Evelyn sa kanya. Pakiramdam ni Bio ay anumang oras, tutulo na ang kanyang mga luha, ngunit nilakasan niya ang kanyang loob. Hindi siya pwedeng umiyak sa harapan nito, lalo na sa oras ng trabaho. Napayuko na lamang siya dahil sa kahihiyan at kinagat pa ng mas malakas ang ibabang labi. Ramdam na ramdam niya ang mga mata ng ibang customers na kumakain na nakatingin sa kanya. Nanliliit ang uri ng mga tingin nito sa kanya. Ang iba ay nagbubulungan at ang iba naman ay natatawa pa na parang nasisiyahan pa sa nasaksihan. Sa susunod kasi ayusin mo ang trabaho mo, Bio. Maghuhugas ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng tama. Ganun na lang ba kakitid yung utak mo para hindi mo maayos ang trabaho mo? Diyos ko! Hindi lang ikaw ang mapapahiya sa katangahan mong to. Damay kaming lahat dito. Oh, umayos ka naman. Kung makapagsalita ito ngayon ay para bang hindi ito may kasalanan kung bakit nakitaan ng sebo ang plato. Maayos naman na ginawa ni Bio ang trabaho niya.
Ngunit dahil nga sa may galit sa kanya si Evelyn, ay pinapalabas nito na hindi siya maayos magtrabaho at sinasabotahe na nito ang lahat ng mga ginagawa niya. Hinihiling na lang ni Bio na may mabait na anghel na lumapit sa kanila o di kaya naman ay bumato kay Evelyn para naman magising na ito sa katotohanan. Ang dasal ni Bio ay tila narinig ng mga anghel nang biglang merong matipunong braso ang pumulupot sa kanyang bewang. At ang matangkad na lalaki na nagmamay-ari ng braso ay pagalit na nagsalita. Wala kang karapatan na ipahiya siya ng ganito sa harapan ng maraming tao. Oo nga po, sumang-ayon naman si Marie. Tsaka bakit mo inaaway ang mama ko, ha? Gulat na nakatingin lamang si Bio kay Demetrios na buhat si Marie na masabang tingin kay Evelyn. Hindi siya makapaniwala na makita ang dalawa ngayon dito. At sino naman kayo? Ang lakas ng loob niyong sumausaw, ha? Eh wala naman kayong pakialam dito. Pagalit na sumagot si Evelyn. At saka, hindi niyo ba alam na ako ang manager dito? Karapatan ko na pagalitan ang walang kwenta na trabaho ng empleyado ko. Wala kayong karapatan na sumausaw at tigilan ako. I don't care who you are, woman. For fuck's sake. I don't care if you're a royal or the daughter of whoever fuck out. Who you are doesn't influence my stance on this matter. Wala kang karapatan na mamahiya ng mga empleyado mo at pagmukhain silang tanga sa harapan ng maraming tao. Dahil kahit kailan ay hindi ganyan ang gawain ng mga taong nasa may mataas na posisyon. Let me remind you na manager ka lang dito. At bago ka napunta sa posisyon na yan, ay nanggaling ka rin sa mababang posisyon. And I am very sure na nagkakamali ka rin. Maayos naman na nagtatrabaho ang empleyado mo rito. At kung nagkamali man siya, hindi mo na dapat siya pinahiya ng ganito. At kinausap mo na lang sana siya ng maayos. Nanlaki lalo ang mga mata ni Bio dahil sa binitawang salita ni Demetrios na nakahawak pa rin sa kanyang bewang. Maging ang mga kumakain ay napasinghap at hindi makapaniwala. Samantalang si Evelyn naman na kanina ay parang dragon na bubuga ng apoy ay halos malaglag naman ang panga. Asawa? Asawa mong babaeng yan? Yes, she's my wife. At ang ina ng anak ko. Pero mas pinili niya magtrabaho dito. Kahit na lahat ng luho niya ay kaya ko namang ibigay sa kanya. That's impossible. Kilala ko si Bio mula ulo hanggang paa. Alam ko na mas mahirap pa siya kaysa sa daga. Kaya nga siya nagmamakaawa sa akin noon na ipasok ko siya sa trabaho bilang isang dishwasher sa fast food chain na to para lang may makain sila ng anak niya. Marahas pang tumawa si Evelyn. Kaya hindi ako naniniwala na siyang asawa mo. Well, I'm not forcing you to believe me. Wala akong dapat na patunayan sa'yo. But if I were you, hihingi ako ng pasensya sa ginawa mo sa asawa ko. Because you wouldn't like me when I'm angry. I won't allow anyone to disrespect those who I love without making them experience the consequences of their actions. Nagbabantang tinig ni Demetrios at maging si Bio naman ay nakaramdam ng takot. Mabigat ang bawat pagbitaw nito ng salita. May lumapit sa kanila na isa pang crew at may sinabi kay Evelyn dahilan para maputol ang sungay nito. Ma'am Evelyn, siya si Demetrius Morningstar Laurent. Sobrang yaman at makapangyarihan ng pamilya niya. Hindi alam ni Bio kung anong magiging reaksyon niya, lalo pa nung yumuko si Evelyn sa kanyang harapan at mabagal na humingi ng tawad sa nangyari. Bagay na kailanman na hindi sumagi sa isip ni Bio na mangyayari. I'm sorry. Next time, ayusin mo rin ang trabaho mo, Miss Manager. Dahil ayokong makarinig na maulit pang pangyayaring to. At sa oras na malaman ko na hindi ito ang unang beses na pinahiya at sinaktan mong asawa ko, wala akong kahit anong papalagpasin sa ginawa mo. Hindi na hinayaan ni Demetrius na magkaroon ng pagkakataon na makasagot si Evelyn na punong-puno ng takot ang mukha. Hinawakan ito ang kamay ni Bio at bigla na lang siyang hinila paalis sa eksena. Gulat naman na tila wala sa sarili na nagpatiano naman si Bio. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Demetrius nang makalabas sila sa fast food chain at ngayon ay nasa tabi sila ng sasakyan nito
na nakaparada. Mama, natakot ka po ba sa ginawa sa inyo ng babae kanina? Ayos lang ako, sagot ni Bio. Salamat sa ginawa mo kanina, pero hindi mo na siya dapat tinakot ng ganon. Bakit hindi? Nagtanong si Demetrius na tila hindi naibigan ang sinabi niya. Dapat lang sa kanya yon, para hindi siya masyadong maging mapagmataas at umakto na akala mo kung sino. Boss ko pa rin siya, kaya dapat lang na hayaan ko siya at sundin ko kung anong pinag-uutos niya. Kahit kailan ay hindi naging mababang tingin ko sa'yo para hayaan ka lang na ganunin ng isang tao na walang karapatan na ipahiya ka sa harapan ng maraming tao. Pagalit ang tono ng boses ni Demetrius. At dapat din hindi mo siya hayaan na tratuhin ka ng ganun. Sinandal ni Demetrius ang kanyang likuran sa swivel chair at minasahe ang sentido niya. Wala siyang balak na pumunta sa paborito niyang branch ng restaurant ngayon dahil nakakasiguro siyang pupunta roon ang ama niya at kukulitin na naman siya sa pagpapakasal. Sa edad niyang 25, pinipilit ng kanyang ama na matanda na raw siya at kailangan niya nang magkaroon ng sariling pamilya. Ewan niya ba rito? Noon ay kinukulit siya nito na patakbuhin ang kumpanya ng ama kahit na may sariling restaurant naman na siya. Ngayon naman ay pinipilit siya ng mga ito na mag-asawa na para daw magkaroon na siya ng tagapagmana. Ang malala pa roon ay ang gusto ng mga magulang niya ay ang papakasalan niya ay ang babaeng gusto nila para sa kanya at hindi yung babaeng gusto niya. Kasing ugali talaga ng mga magulang niya ang lolo at lola niya na humahad lang sa relasyon nila ni Bio noon kung kaya sila nagkahiwalay na matagal. 19 years old pa lamang si Demetrius nang naging kasintahan niya si Bio na siyang anak ng isa nilang kasambahay. Dahil nga sa mahirap lang pamilya ni Bio ay hindi natangkap ng lolo at lola niya ang relasyon nila ni Bio. Labis silang nagalit nung malaman nila na nakikipagrelasyon siya sa anak ng kasambahay. Nang malaman ni Demetrius na si Bio ay nagdadalang tao ay labis siyang natakot. Ngunit nagpa siya na sana siya na ipaalam sa mga magulang at lolo at lola niya ang tungkol doon ng nagkasakit ang kanyang ama nang malubha at ang gusto ng lolo at lola niya ay makipaghiwalay siya kay Bio. Kapalit noon ay tutulungan sila na magpagamot sa kanyang amang may sakit. Mahirap man para kay Demetrius ay nagpa siya na hilingin kay Bio na ipalaglag na lamang muna ang kanilang magiging anak dahil pareho naman silang hindi pa handa na maging isang magulang. Lalo pa sa sitwasyon nila na hindi matanggap ng pamilya ni Demetrius ang relasyon nilang dalawa. Ngunit napagtanto ni Demetrius na walang kasalanan na magiging anak nila para sa kasalanan nilang yon. At dapat lang na panagutan nila ang nangyari dahil pareho naman nilang ginusto yon. At noong handa na nga siyang ipatigil ang operasyon, ay wala na siyang natatnan na Bio sa loob ng silid kung saan dapat magaganap ang operasyon. Ayon sa doktor, ay tumakas daw ito. Hinanap ni Demetrius ang kanyang mag-ina. Kahit pa wala siyang clue kung saan siya dapat magsimula maghanap. Ngunit sunod-sunod pa mga problema na dumating sa buhay nila at kinailangan ni Demetrius na umalis sa bansa at sa United States na manirahan kasama ang mga magulang niya. Nag-aral siya ng mabuti at sa edad na 19 ay nagsimula na rin siyang tumulong sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya dahil mas lalo pang lumala ang sakit ng kanyang ama at ang lolo niya rin ay matanda na para magpatakbo ng kumpanya. Mas lalo lang na nawala ng pagkakataon si Demetrius para mahanap ang mag-ina niya. Ngunit nang gumaling ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon na pagpapagamot ay bumalik din siya sa Pilipinas para hanapin si Bio at magbukas ng restaurant na patuloy ngayong lumalago. Matagal na rin na mayapa ang lolo at lola niya, ngunit nahirapan si Demetrius na mahanap si Bio, lalo pat na mayapa na rin pala mga magulang ni Bio, at wala na itong kamag-anak na maaari niya pa na mapagtanungan. Nag-hire na siya ng mga taong maghahanap sa kanila, ngunit maging sila ay wala namang nahanap. At ngayon na nahanap niya na sa wakas ang mag-ina niya, ay wala na siyang balak na mapalayo sila sa buhay niya at mas lalong wala siyang balak na sundin ang kung ano man ang gusto ng mga magulang niya. At ang gusto niya rin ay si Bio na ang pakasalan niya. Ngunit hindi na nila tanggap ang relasyon nilang dalawa noon. Marahil dahil sa mga bata pa sila noon. Sa ngayon ay hindi niya alam kung paano pa ang magiging reaksyon ng mga magulang niya sa oras sa ipagtapat ni Demetrius na sa kanila ang tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ni Bio.
Here. May inabot na flash drive ang kaibigan niyang si Cloud sa kanya. Nakuha ko ng mga CCTV footage na hinihingi mo. Napanood ko na rin at napag-aralan ang bawat detalye. Tulad ng hinala mo, hindi nga yun ang unang beses na sinaktan at pinahiya ni Evelyn si Bio dahil mas malala pa ang mga una niyang ginawa sa kanya noon. Ang galit na nadama ni Demetrius ay mas lalo pa na lumala nang makita niyang mga kuha ng CCTV footage kung saan nagtatrabaho si Bio. Masyado pala na pinapasikatan ni Evelyn si Bio. Hindi siya nagsayang ng panahon at matapos ang lahat ng kanyang mga nalaman, pinuntahan niya si Bio sa trabaho nito at kinausap tungkol sa boss nito. Umalis ka na sa trabaho mo. Ano? Ang sabi ko ay umalis ka na sa trabaho mo. Pag-uulit ni Demetrius sa sinabi. Bakit ko naman susundin ang gusto mo? Sino ka ba para idikta yan sa akin? Mataray na sagot naman ni Bio. Nag-aalala lang ako sa'yo dahil nakita ko kung paano kanya itrato. Hindi mo kailangan na manatili sa trabaho mo na yon. Hindi ako aalis sa trabaho ko na yon. Mabuti pa ilubayan mo na ako. Huminga ng malalim si Demetrius. Naiinis na siya pero kailangan niya ng magtimpi para hindi na lalong magalit sa kanya si Bio. Kaya si Evelyn na lang kinausap niya at pinagbantaan nito dahil sa mga gagawin nito. At tulad nga rin ng inutos niya, ilang beses na humingi ng tawad si Evelyn kay Bio at nangako na hindi na ulit uulitin pa ang ginawa. Masyado mabait si Bio kaya pinatawad agad nito si Evelyn. Ngunit si Demetrius ay hindi kaya. Para masigurado na hindi na ulit masasaktan ni Evelyn si Bio, ay tinanggal niya na ito sa trabaho. Hindi lamang niya ito tinanggal dahil sigurado niya rin na kahit kailan ay wala ng kumpanya ang tatanggap kay Evelyn. Huh? Hindi ba't may restaurant ka naman na? Bakit gusto mong bumili ng fast food chain ngayon? Nagtataka na tanong sa kanya ni Cloud. Nang sabihin niyang bibilhin niya ang fast food chain kung saan nagtatrabaho si Bio. Dahil yan sa babae, sabi ni Zachary na pinsan niya. Babae? Bakit? May nililigawan ka na ba? Anong nililigawan? Eh, may anak na nga sila eh. Ano? Nagkaroon kayo ng anak? Oo. Kaya nanunuyo siya ngayon sa katangahan na ginawa niya noon. Sinunod niya kasi ang gusto ng lolo at lola niya. Don't remind me of that again, Zachary. May pagbabanta sa tono ng boses ni Demetrius pero tinuwanan lang siya nito ng mga kaibigan niya. Marami pa mga naging katanungan sa kanya si Cloud na hindi niya napinansin dahil kung sasagutin niya ang lahat ng mga tanong, abay baka abutan sila ng siyam-siyam. What are you doing here? Mom and Dad? Tanong niya sa mga magulang na nandito ngayon sa fast food chain kung saan nagtatrabaho si Bio na pagmamay-ari niya ngayon. Noong isang linggo ka pa namin hinahanap, sagot ang ama niya. This is Jenna. Siya ang anak ng ninong mo at ikakasal na kayo sa susunod na buwan. Pagpapakilala nito sa babaeng kasama nilang dumating. Napatiim naman ang mga bagang ni Demetrius. Dad, akala ko ba may isang buwan pa ako para maghanda na ipakilala sa inyo ang babaeng papakasalan ko? I know, pero wala ka namang pinapakilala sa amin. So we decided na madaliin na lamang ang kasal ninyong dalawa ni Jenna. Mariing nagpapikit si Demetrius dahil sa inis na nararamdaman. No, I'm sorry, Dad. Hindi ko siya papakasalan. Bagaman sobrang inis na inis, ay kalmado pa rin ang tono ng boses ni Demetrius dahil ayaw niyang pagtaasan ng boses ang kanyang ama matapos sa mga nangyari dito doon. Wala kang choice, Demetrius. Nakaset na ang petsa na magiging kasal ninyong dalawa. At nakausap na rin namin ang magulang ni Jenna. Maging sila ay pumayag na madaliin na ang kasal ninyong dalawa. Nagtagis ang bagang niya. Sobra ng pagkainis na nararamdaman niya, ngunit pilit niya pa rin na pinapakalma ang kanyang sarili. But Dad, I have a fiance at may anak na rin kami. Ano na lang ang iisipin niya pag nalaman niya na gusto niyo akong ipakasal sa iba? Nagsalita rin ang kanyang ina. Alam namin na nagsisinungaling ka lang ngayon. Imposible na may fiance at anak ka na.
Na mga sandaling yon ay hindi alam ni Demetrios kung anong pumasok sa isipan niya. Basta na makita niya si Bio na nagsiserve ay bigla niya itong hinablot. Pinulupot niya ang kanyang kamay sa bewang nito at ipinakilala sa kanyang mga magulang na siyang fiancé niya. Kaya hindi lamang ang panganang kanyang mga magulang ang nalaglag. Ganon din si Bio. Naramdam pa ni Demetrios ang sama ng tingin sa kanya. Bio? Gulat ng tinig ng mga ito. Nagbalik ka na? Kailan pa? Mom, Dad, siya ang babae na gusto kong pakasalan. Kaya please, please lang, huwag niyo akong ipagpilitan sa iba. Dahil may anak na rin kaming dalawa. Seryoso na wika naman ni Demetrios. Ah, anong ibig mo sabihin? Sabi naman ng kanyang ama. Nagkaroon kaming dalawa ng anak. 6 na taong gulang na siya ngayon. Paliwanag ni Demetrios. Wala na siyang pakialam kung ang desisyon niya na ito ay padalos-dalos na naman. Basta ang mahalaga ay masabi niya sa kanyang mga magulang ang totoo at hindi na siya pilitin ng mga ito na pakasalan ng babaeng hindi niya namang gusto. Anong ibig mong sabihin? Na nagkaroon kayo ng anak nung nagkaroon kayo ng relasyon ng mga bata pa kayo? Tanong ng kanyang ama. Opo, Dad. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Dahil pareho pa po kami hindi handa na ipagtapat sa inyong totoo. 6 na taon na ang apo namin at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo handa na ipagtapat ang totoo sa amin tungkol sa kanya? Ang akala ni Demetrios ay magagalit sa kanilang kanyang mga magulang. Ngunit nagkamali siya ng inakala dahil agad nilang natanggap ang kanilang anak. Hindi rin sila nagalit kay Bio kung bakit nagawa nitong itago sa kanilang totoo. Sa halip ay humingi sila ng tawad dahil kung hindi raw dahil sa kanila ay hindi sila magkakahiwalay noon. Mabilis din nilang naging ka-close si Marie na hindi naman naging awkward sa mga lolo at lola nito. Ang pagkikita pa nga ng maglolo at lola ay napaka-emosyonal dahil panay ang iyak ng kanyang mga magulang. Lalong-lalo na ng ina niyang si Vanessa dahil ngayon lang nito nayakap ang apo. Halos ayaw na nilang lumayo pa kay Marie. Kasalukuyang nasa yat na si Bio. Ang yate na ito ay pagmamayari ni Zachary Cooper dahil papunta sila sa island nito. Ayaw niya man sanang pumayag na sumama sa kanila ngunit nagpumilit sa kanya ang mga pinsan ni Demetrios. Hindi niya kasama si Marie dahil mas gusto ng anak niya na magpaiwan kasama ang lolo at lola nito. Hinihiling niya lang na sana wala doon ang pinsan ni Zachary na si Demetrios. Huminga siya ng malalim habang nakatanaw sa karagatan. Nakahawak ang kanyang isang kamay sa railing at ang isa naman ay hawak na wine glass. Pinapalipad ng hangin ang kanyang mahabang brown na buhok, maging ang suot niyang puting bestida, making her look like a goddess. Payapang karagatan at mas mataas rin ang sinag ng araw. Wala siyang ibang makitang sasakyang pandagat at wala rin siyang matanaw na kalupaan. Hey! Napalingon siya na magsalita ang sekretarya ni Demetrios na si Alexandra. Kasama nila ito para tumulong sa kanya. Sure ka ba na wala ang boss mo sa beach house? Yes, nasa business trip siya. Kaya nga akong pinasama niya kay Sir Zach dahil wala siya. Buong biyahe papunta sa beach house ni Zach ay magkausap lang sila ni Alexandra. Natanaw na nila ang malaking seaside mansion na pagmamayari ni Zach. Ito ang unang beses niya dito kaya naman ay hindi niya maiwasan na mamangha sa ganda ng island. Different rock formations, white sand, white seaside mansion, and one word that first came to her mind, this place is paradise. Nang huminto ang sinasakyan nilang yate ay tinulungan silang bumaba ni Zach. Abala siya sa pagkuha ng picture gamit ang kanyang cellphone at walang pakialam kung nababasa na ng tubig dagat ang suot niya na bestida. Isa lang talagang bahay dito? Nagtataka na tanong naman niya kay Zach. Yes, mas gusto ko kasi ang tahimik lang at malayo sa gulo. Ganun ba? Nasaan ang mga pinsan niyo? Bakit wala pa sila? Ah, mamaya pa siguro ang dating ng mga yon. Tila tayo na munang mauuna dito. Ang tagal naman nila, gusto ko na makita si Marie. Huwag ka mag-alala, hindi naman papabayaan ang magulang ni Demetrios ang anak ninyo. Alam ko naman yon.
Pero hindi pa kasi ganun kasanay si Marie sa kanila. Don't worry, I'm sure she will be fine. Pagpasok nila sa loob ay parehong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang naroon si Demetrius. Anong ginagawa ng lalaking to dito? Ang akala niya ba ay nasa kurye ito dahil may emergency meeting ito? Demetrius! Zack called at agad na lumapit sa pinsan na nakadipa ang kamay. Kailan ka lang nakauwi? Ang akala namin na hindi ka na makakadalo sa gathering nito. Demetrius grinned. You should have at least hugged me. I'm waiting. Nasaan ang iba? Bakit kayo lang? Naku, wala pa sila. Gagamitin na lang daw nila papunta dito ang dalawa pang yate. Ah. Binalingan ni Demetrius si Bio na halatang hindi masaya na makita siya. Napangisi naman si Demetrius at tiningnan si Zack. Ang mga mata nila ay tila para bang nag-uusap. At kahit na wala pang sinasabi si Demetrius, ay nakukuha na ni Zack kung anong gusto niya na mangyari. Nagluto ako, kumain na ba kayo? Hindi pa, sagot ni Zack. Anong niluto mo? Sinigang na hipon. Ayos, hindi pa kami kumakain. Marami naman siguro tong niluto mo, di ba? Magkaakbay pa si Demetrius at Zack na pumasok sa kusina habang si Bio naman ay naiwan doon. May masama siyang feeling sa mga nangyayari ngayon. Pakiramdam niya ay para bang pinagkakaisahan nila at wala naman talagang gathering na mangyayari ngayon para formal na ipakilala ng magulang ni Demetrius ang apo sa mga kamag-anak nito. Eh, hindi ko alam na ngayon palang uwi niya sa bansa, ma'am. Ang sabi niya po kasi sa akin ay sa susunod na linggo pa daw ang uwi niya dahil marami daw siyang mga kailangan na asikasuhin. Paliwanag sa kanya ni Alexandra. Naiinis man ay wala naman siyang magawa. Alangan naman na languyin niya ang dagat para lang makalayo siya mula sa anak ng Diablo na yon. Ihintayin niya lamang ang pagdating ng anak niya at kay Marie niya na lang ibubuhos ang atensyon niya mamaya. Kung wala kasi ang anak niya, ay pansin at ramdam niya ang lahat. Tulad na lang ngayon, naramdam niya ang mga titig sa kanya ni Demetrius na pinagmamasdan siyang kumain at lahat na siguro ng kilos niya ay nakamasid. Nandito siya ngayon sa tabing dagat, nakatanaw sa malayo at nag-aabang ng makikitang yat na lula ng anak niya. Naiinip na siya sa tagal nilang dumating. Loving the view? Nilingon niya nagsalita sa kanyang likuran. Si Demetrius iyon na naglalakad palapit at hindi niya pinansin si Demetrius na tumayo sa tabi niya at ang kanyang mga tingin ay nanatili lamang sa malayo. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Demetrius, panimula ni Bio. Na ano? Tinignan niya si Demetrius. Talaga ba may gathering na magaganap ngayon? O plinano mo ang lahat ng to? Hindi ako nagsisinungaling, sadyang naliit lang ang dating ng iba. Hindi ko plinano ang lahat ng to. May pagdududa pa rin sa mga mata ni Bio, ngunit kalaunan ay naniwala rin siya dahil mukhang nagsasabi naman ng totoo si Demetrius. Nang lumipas ang ilan pang minuto ay lumapit sa kanila si Zack para sabihin na may hinanda itong inumin sa loob at mauna na silang magsaya para pagdating ng iba ay nakahanda na ang lahat. Habang umiinom silang apat ay ramdam na ni Bio ang mga titig sa kanya ni Demetrius na para bang may nais itong sabihin ngunit hindi na tinutuloy. Para bang lahat ng kilos niya ay pinagmamasdan nito. She feels nervous under his gaze, pero hindi niya iyon pinahalata. Katabi niya sa inupuan niya si Alexandra, na tanging siya at si Oliver lang ang kinakausap. Konti lang din ang iniinom niya, pero sadyang mabilis lang talaga siyang malasing. Ang alak kasi talaga ang kahinaan niya, kahit noon pa man. Nang hindi niya na matiis ang mga titig sa kanya ni Demetrius ay tumayo siya. Magpapahangin lang ako sa labas, paalam niya pa. Tumango naman ang magkambal samantalang nakatingala lang sa kanya si Alexandra. Habang naglalakad siya palabas ang mansyon, pakiramdam ni Bio ay umiikot ang kanyang mga bagay na nakikita. Pati na rin ang dinaraanan niya. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad para makalanghap ng sariwang hangin. Mataas ang sikat ng araw ngunit hindi ganoon kahit ang simoy ng hangin.
parang musika sa kanyang tenga, pagkampas ng mga alon sa dalampasigan at ang pag-awit ng mga ibon na nagdidiparan. Are you okay? Hindi na siya nag-abala na lingunin na nagsalita mula sa kanyang likuran dahil alam niyang si Oliver yon. Bakit ka sumunod? Sa halip ay tanong niya. Tumabi ito ng tayo sa kanya. Baka lumusong ka sa dagat eh, lasing ka pa naman. Pagbibiro nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi naman ako tanga para gawin ang bagay na yan. At isa pa, hindi pa naman ako lasing. Kung hindi ka pa lasing, eh bakit pulang-pula na yung pisngi mo ngayon? Dahil mainit sa loob kanina. Talaga? Pero sa pagkakatanda ko ay nakabukas naman ang aircon kanina. Ewan ko sa'yo. Sabi niya sabay irap. Eh bakit pa ang tagal nila? Kanina pa tayo nandito ah. Hindi ko alam sa kanila. Tara na, bumalik na tayo sa loob para matanong natin si Zach. Bumalik na ulit sila sa loob at tinuloy nila ang pag-inom dahil nagbukas pa na maiinom si Zach. Si Demetrius ngayon ay abala na sa pakikipag-usap kay Zachary tungkol sa business nito. Sa batang edad ay isa na nga sa kilalang businessman ang magpinsan. Maya-maya pa ay tumunog na ang cellphone ni Zachary at pabalik nito ay nalaglag ang panga nito dahil sa sinabi. Hindi raw matutuloy ang pagpunta ng iba. Bukas na lang daw sila pupunta dito dahil may mga kanya-kanya silang emergency. Ganon din daw si na Tita Vanessa. Pero pinapasabi nila na hindi naman daw umiiyak si Marie ngayon. Ang mabuti pa ay dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Safe naman tong bahay. Kung babalik pa kasi tayo ay gagabihin na tayo ng dating doon. Ito na nga bang sinasabi ni Bio kanina pa? Dapat talaga una pa lang ay naniwala na siya sa kutob niya na ang lahat ng ito ay plinano lang ni Demetrius. Kung bakit ba naman kasi nagpa-auto pa ulit siya sa kanila? Gusto niya talagang patukan ang sarili niya sa sobra niyang pagiging tanga. Lagi na lang siyang nauuto ni Demetrius. Hindi na siya natuto. Tumayo si Bio at pagtayo niya ay bigla na lang siyang nakaramdam ng labis sa pagkahilo. Uuwi na ako. Hindi niya na nagawa pang tapusin ang sasabihin niya nang maramdaman na nasusuka na siya. Agad na tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tumayo naman kaagad si Demetrius para alalayan siya. Hey, huwag kang susuka rito. Sabay haplos nito sa kanyang likuran at hawi ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Malakas na itinulak niya palayo si Demetrius and she stepped back habang nakaturo sa binata. Huwag mo nga akong hahawakan. She's so drunk, sir. Hindi ko alam na sobrang bilis niya palang malasing. Boses naman iyon ni Alexandra. Dadalhin ko po muna siya sa silid para makapagpahinga siya doon, sir. Naramdaman naman ni Bio na may mga kamay na humawak sa bewang niya at agad niya iyong tinabik. Ako po to, ma'am. Sabi ni Alexandra nang akmang itutulak niya sana ito palayo. Hindi siya nagsalita at hinayaan na lang itong tulungan siyang maglakad. You absolutely need to explain to Bio, Demetrius. Plinano mong lahat ng to at ayaw ko na magalit din si Bio sa aming dalawa ni Alexandra. Wika ni Zach nang sila na lang dalawa. Nagbuntong hininga naman si Demetrius. I know. Nagpapaliwanag ako at hihingi ng tawad sa kanya. Sa ngayon, ito lang talaga naisip kong paraan para lang magkasama kami. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo na to, Demetrius? Hindi na ba magpapago ang isip mo? I mean, hindi kaya mas lalong magalit sa'yo si Bio sa ginawa mong to? Naniniguro na tanong ni Zachary. This is the only thing I know para masolo ko siya. So we can talk nang hindi siya makakatakbo mula sa akin. He answered bago niya sinalina ng alak ang kanyang baso at inubos ang laman nun. Okay, if you say so. Nagpatuloy na lang sa pagkwento si Zachary ng kung ano-ano. Madalas ay tungkol sa nilalaro nito na Zombie Tsunami at Candy Crush. How is she? Tanong ni Demetrius kay Alexandra na pumasok sa living room kung nasaan sila ni Zachary. Natutulog na po siya ngayon, sir. Sagot nito sa mahinhin na boses. Pwede ko ba siyang puntahan? Halatang napipilitan na tumango naman sa Alexandra. Napipilitan lang ang pagpayag ni Alexandra dahil ayaw nito na maiwan kasama si Zachary. Hindi rin alam ni Demetrius kung anong meron sa dalawa na yon
At nitong nagdaang araw ay pansin niya na nag-iiwasan ang dalawa. Tumayo na siya at nagtungo sa silid kung nasaan si Biyo. Pinagmastan niya ang dalagang mahimbing na natutulog. Beautiful as usual. Inabot ng kamay niya ang maamumukha ni Biyo at masuyo niyang hinaplos iyan. Napakaganda talaga nito. Walang nagbago sa itsura nito. At hanggang ngayon, ito lang ang nag-iisang babae na nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Sa hinaba-haba ng panahon na lumipas, walang nagbago sa nararamdaman niya para dito. 17 taong gulang lang siya noong nagsimula siyang umibig kay Biyo. At hanggang ngayon sa edad niyang ito, ay si Biyo pa rin ang iniibig niya. Walang nakapagpabago sa nararamdaman niya. Hanggang ngayon, si Biyo pa rin ang babaeng ibig niyang makasama habang buhay. Patawarin mo ako sa ginawa kong to, Biyo. Wika ni Demetrios habang hinahaplos pa rin ang mukha nito. Gusto ko mabuo ang pamilya natin. Gusto ko makabaway sa inyo ng anak natin. Batid ko na sobrang laki na naging pagkakamali ko sa inyo noon. At gusto ko maitama ang lahat. Gusto ko kayong makasama ng anak natin. Kaya sana dumating na ang araw na mapatawad mo ako. Sa ngayon ay humihingi ulit ako ng tawad sa inyo sa ginawa kong to. Dinampian niya ng halik ang noon ni Biyo. Hindi naman alam ni Biyo kung ilang oras na siya nakatulog. Nagising na lang siya na medyo masakit pa ang ulo at kitang-kita niya mula sa labas sa bintana na madilim na. Nagtataka na iginala niya ang tingin niya sa silid kung nasaan siya ngayon. Hindi niya babatid kung nakaninong silid siya ngayon at wala rin siyang maalala kung paano siya napunta sa silid na to. Ang huling natatandaan niya lang ay kasama niya si Zack at ang secretary ni Demetrios, tapos niyaya siya ng mga itong uminom, and then boom, biglang nandito na siya sa kwarto na ito. Nahihilo at masakit ang ulo na bumaba siya sa kama na kanyang kinahihigaan para hanapin kung nasaan ang mga kasama niya. Hindi niya alam kung anong oras na, pero ang alam niya, malapit ng magabi kaya kailangan niya na makauwi dahil baka umiiyak na ngayon si Marie. Hindi pa naman sanay ang anak niya sa lolo at lola nito. Kahit ayaw pa nila Zack na umuwi ay pipilitin niya pa rin sila dahil ayaw niya na dito magpalipas ng gabi. Hindi rin siya mapapakali sa pag-aalala niya sa anak. Hinilot niya ang kanyang sentido habang naglalakad siya palabas ng silid. Zack? Demetrios? Alexandra, nasan kayo? Hello? Malakas na tawag niya sa mga ito habang naglalakad pababa ng hagdan. Subalit walang sumasagot sa kanya. Napakatahimik ng buong bahay. Akala mo'y siya lang ang tao. Ang ibang mga ilaw ay hindi pa nakasindi kaya madilim. Hindi niya maiwasan na hindi makaramdam ng takot habang sinisipat ang kanyang paligid at patuloy sa pagtawag sa mga kasama, subalit walang sumasagot sa kanya. Nasaan ang mga yon? Tinahak ni Biyo ang daan palabas ng Seaside Mansion. Lumubog na ang araw. Natanaw niya ang isang lalaking nakatanaw sa dalampasigan. Kahit pa nakatalikod, ay alam niya kung sino iyon. Si Demetrios. Ngunit nasaan ang kakambal nito at sa Alexandra? Demetrios! Tawag niya dito. Habang naglalakad papalapit. Lumingo naman sa kanya si Demetrios, subalit hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa madilim na. Nasaan sila? Tanong niya na makalapit siya sa harapan nito. Bakit ikaw lang nandito? Nag-iwas ang tingin si Demetrios. I don't know. Kibit balikat nito. Nakasalubong ang kanyang kilay dahil sa naging tugon nito. Paano hindi mo alam? Inabot sa kanya ni Demetrios ang hawak nitong papel. Nagtataka na tinanggap niya naman iyon at binasa ang nakasulat. Umawang ang labi niya nang mabasa kung anong nakapaloob doon. Sulat kamayo ni Zachary. Umalis na ito ng isla kasama si Alexandra dahil magsusundo raw ito sa iba nilang mga pinsan at wala pa ang kasiguraduhan kung babalik sila mamaya dahil malalim ng gabi. Ano? Umalis na sila? Sambit niya sa hindi makapaniwalang boses bago tiningnan ang mukha ni Demetrios. Ano nang gagawin natin? Paano tayo makakauwi? Paano kung hindi sila bumalik ngayong gabi? Well, wait for them. Ligtas naman daw ang isla na to ayon kay Zachary. Wala naman daw naglipa na ditong wild animals kaya sa tingin ko ay wala namang problema kung dito tayo magpalipas ng gabi.
ang mukha ngayon ni Demetrios ay parabang walang pag-aalala na silang dalawa lang ang tao ngayon sa isla na to. Nawala silang ibang mapaghinga ng tulong kung sakaling mahindi magandang mangyari. Sobrang kampante lang talaga nito. Eh paano kung hindi nila tayo balikan? Puno ng pangamba ang kanyang tinig sa kanilang dalawa ay siya itong sobrang paning dahil bukod sa hindi niya kabisado ang isla na to, dahil ito pa lang ang unang beses na nakarating siya dito, ay ayaw niya rin na mastak sa isla na ito kasama ang tao na pinakaayaw niyang makasama sa tanang buhay niya. Ngumisi naman si Demetrios bago yumuko palapit sa mukha niya. Then you're stuck with me, Bio. Ngumisi pa ito lalo bago umayos ang tayo. Pumasok na tayo sa loob. Masyadong malamig ang hangin. Nakapagluto na rin ako, kumain ka. Wika nito bago naglakad pabalik ng mansyon. Naiwan siyang nakatingala. Hindi alam kung ano magiging reaksyon. Iniwan lang naman siya ni Nazak kasama si Demetrios sa isla na to. Ito na nga bang pinakaayaw niyang mangyari. Pero ngayon wala na siyang choice kundi ang pakisamahan si Demetrios habang wala pang iba dahil hindi naman niya maaaring languhin ang karagatan para makalayo lamang. Bakit hindi mo nalang ba sila tawagan para sunduin na nila tayo, ha? Naiinis na tanong ni Bio kay Demetrios habang kumakain silang dalawa. Bagaman ayaw niya sana na kumain dahil baka kung ano itong nilagay sa niluto niya, gutom na talaga siya at baka kung hindi pa siya kumain ay mawawalan siya ng malay. Mas lalong wala siyang magiging kalaban-laban kung may masamang balak man itong si Demetrios sa kanya. Walang signal dito. Pinasadya ni Zachary na hindi magka-signal dito sa isla niya. Eh bakit nagpaiwan ka pa? Bakit hindi na lang ikaw ang sumama kay Zachary sa pagsundo sa kanila? Pwede naman na si Alexandra na lang maiwan kasama ko dito. Tanong niya pa ulit. Dahil gusto kitang makasama. Sobrang naiinis siya sa bawat ngisi ni Demetrios at sa pagiging nonchalant nito sa mga nangyayari ngayon. Bakit pa hindi mo malangwas sinabihin ng pinsan at sekretary mo? Nagisingin ako nung umalis sila. Eh di sana kami na lang ni Zachary magkasama na umalis at naiwan kayo ni Alexandra dito. Mas gusto mong makasama ang pinsan ko kaysa sa akin? Oo. Diretso niyang sumagot. Eh di ayaw kong makita yung pagmumukha mo eh. Pero wala akong choice ngayon kundi ang harapin ka. Ngumisi pa lalo si Demetrios. Malay mo. Habang buhay ka mawala ng choice kundi ang makaharap ako at makatabi hanggang sa pagdulog. Oh, please. Huwag ka nang umasa na mangyayari yan. Dahil mas pipiliin ko na lang na mamatay kaysa makatabi ka sa pagtulog, ano? Mahina namang natawa si Demetrios. Look at you. You talk as if we didn't sleep on the same bed before. You used to hug me like I was a bolster, remember? Dumilim ang mukha niya dahil sa nakakadiring memories na pinapaalala nito. Pwede ba huwag mo nang ipaalala sa akin ng mga nakakadiri na pangyayari na yan? Ni minsan, ayoko nang maalala pa yon. Natawa ulit si Demetrios. But look at you, you're blushing. Ang buong akala talaga ni Bio ay hindi magiging maayos ang pananatili niya rito kasama si Demetrios. Akala niya hindi sila magkakasundo at magkakagulo. Ngunit magaan ngayon ang atmosphere sa kanilang dalawa. Kahit na inis pa rin siya sa pang-aasar ni Demetrios at pagpapaalala nito sa kanya sa past nila noon at kung anong madalas nilang gawin noong silang dalawa pa, hindi na siya umabot sa point na gusto na itong lunurin sa dagat. Sa katunayan ay kahit paano masaya rin si Bio na maalala ang lahat ng yon. Noon kasi nikatiting sa mga alaala na yon ay nais niya nang mabura sa isipan niya. Kasalukuyang nakaupo silang dalawa sa may tabing dagat at nagpapahangin. Maliwanag ang sinag ng buwan at ang kalangitan ay punong-puno ng mga bituin. Dagdagan pa ng malamig na simoy ng hangin kaya masarap magpahangin. Sigurado ako na namimiss niya na ako ngayon. Baka umiiyak na siya dahil wala ako sa tabi niya. Hindi pa naman sanay ang anak ko na wala ako sa tabi niya. Sabi ni Bio na ang tinutukoy ay ang anak. Nararamdaman niya ang pagtingin sa kanya ni Demetrius kaya sinulya pa niya rin ito. Huwag ka mag-alala. Strong anak natin. Kaya sigurado ako na hindi siya natatakot ngayon at nilalakasan ng loob. Isa pa, hindi rin siya pababayaan nila, Mom. Huminga siya ng malalim. Sana nga.
pero miss ko na siya. I'm sure she misses us too. Bukas ay makikita at makakasama na ulit natin siya. Ngumiti naman ang bahagya sa kanya si Demetrius. Nagbuntong hininga ulit ng malalim si Bio bago tumingala sa kalangitan na puno ng makinang ng mga bituin. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng malamig at preskong hangin na pumalid sa buhok niya. I'm sorry, Bio. Na magsalita si Demetrius ay binaling niyang tingin niya dito. Diretso na nakatingin sa kanya si Demetrius para bang kumikista pa ang mga mata nito sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. Patawarin mo ako kung iniwan at nasaktan ko kayo ng anak natin. Baka sa boses ni Demetrius ang takot at pag-aalangan at ganun din sa mukha nito. Hindi naman umimik si Bio pero deep inside her ay gusto niya na rin na mapakinggan kung anong sasabihin nito. Handa na siya na pakinggan kung ano man ang paliwanag nito sa nangyari noon. Sa haba ng panahon na lumipas, handa na siyang pakinggan ito. At baka mapatawad na rin. Nagkamali ako. Alam ko yon. Sobrang laki ng naging kasalanan sa nagawa ko sa inyo noon. Sobrang laki ng pagsisisi sa nararamdaman ko nung iniwan ko kayo. At araw-araw kong pagsisisihan ang lahat ng yan. Araw-araw ako nagagalit sa sarili ko kung bakit hindi ko malang nagawa na maging matapang. Kung bakit hindi ko kayo ipinaglaban noon. Because I know that I've lost you. That I've lost you both. And I can no longer go back to the past to alter the decision that I've made. But I regret everything. And I'm willing to make things right. Mariing lumunok si Bio at diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Nais kong marinig ang paliwanag mo kung bakit mo nagawa yun. At kung bakit hindi mo kami hinanap nung umalis ako. Ipinaliwanag ni Demetrius ang lahat sa kanya tungkol sa mga nangyari dito noon. Kung bakit ito umalis ang bansa. Lahat ng mga nangyari dito ay kinuwento nito sa kanya. Nalaman niya na hinahanap pa rin naman pala siya nito, ngunit bigo itong mahanap siya. Nalaman niya ang lahat kabilang ng pagkakaroon ng malubhang sakit ng ama nito. Ang pagiging mahina ng ina nito na kailangan nitong maging malakas para sa kanila. Nasa batang edad ay kailangan na nitong tumulong sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya para hindi iyon malugi at mauwi sa walang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang nito. He tried his best to be strong for them, working hard while battling his mental health problem. When his father recovered and everything seemed fine, it was Demetrius who got into an accident. His depression led him to the brink of suicide. His car collided with a truck, leaving him in a coma for a year. Hindi naman ito gusto, ngunit parehong naging marahas sa kanilang mundo. Pareho silang pinahirapan ng mundo. At doon ay naunawaan na rin ni Bio ang lahat-lahat. Matapos niyang mapakinggan ang lahat ng paliwanag ni Demetrius, pakiramdam niya ay nabawasan din ang mabigat na nakapatong sa dibdib niya. Ang galit na mahabang panahon niya rin kinimkim ay nawala. His explanation was akin to warm sunlight, gradually thawing her frozen heart. At sobrang gaan sa pakiramdam niya dahil sa wakas, ay niyahanap niya na sa kanyang sarili ang kapatawaran. Hinawakan ni Demetrius ang kamay niya. Mahal pa rin kita, Bio. At sa haba ng panahon, ay ikaw pa rin ang mahal ko at wala nang iba. At nakahanda na ako na paulit-ulit na humingi ng tawad at lumuhod sa harapan mo hanggang sa mapatawad mo ako at mabigyan ng isa pang pagkakataon na makapasok sa buhay ninyo. Araw-araw kitang liligawan at araw-araw kong ipaparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal, kung gaano kayo kahalaga ng anak natin sa akin. At tinupad na nga ni Demetrius ang sinabi nito. Araw-araw nga itong humihingi ng kapatawaran sa kanya. Araw-araw siya nitong niligawan at pinaramdam na mahal siya nito. Hanggang sa unti-unti, nahanap niya rin ang sarili, ang sabihin dito na napatawad niya ito. At unti-unti rin itong nahanap ang susi sa puso niya na matagal niyang kinandado at muli nga itong nakapasok doon. This time, wala nang daan palabas ang pagpasok nito sa puso niya. Lumipas ang mga araw, buwan at taon
at mas lalong napatunayan ni Bio sa sarili na wala siyang kahit anong pinagsisihan sa naging pa siya na bigyan ng isa pang chance si Demetrios dahil hindi siya nito binigo. Hindi sila nito binigo. Nakangiti ngayon si Bio habang pinagmamasa ng mag-ama niyang masayang naglalaro habang siya ay nakaupo sa isang bench. Malaki na kasi ang tiyan niya kaya hindi siya makasali sa laro. Nandito silang magpamilya ngayon sa farm. Malayo sa mga tao kung nasaan nakatayo ang kanilang rest house. Napapalibutan nito ng magandang mga bundok at mga punong kahoy. Rinig rin nila ang agos ng ilog na nasa may kalayuan. Today is Sunday at nakagawian na nilang pamilya na tuwing Sunday is their family time. Kahit papalaging abala si Demetrios sa trabaho nito, dahil hindi na lang isang kumpanya ang pinapatakbo nito kundi dalawa na, ay palagi pa rin itong naglalaan ng oras para sa kanila, para makabonding nito ang mga anak nilang lumalaki na. She's happy that he didn't let his work affect their family bonding. In fact, mas lalo pang lumalim ang bond nilang pamilya. Dad, you're a zombie! Hagikik ni Ryle habang tumatakbo. Ganon rin ang mga kapatid nito. Si Marie naman ay buhat-buhat si Jace at todo sa pagtakbo. Huwag lang mahabol ng ama. I'm a zombie, you roar! Ginaya pa ni Demetrios ang pag-roar ng isang tigre habang hinahabol ang mga anak na todo kung tumawa. Maging siya ay napapatawa na rin. Run! The zombie is coming! Roar! Napatili ang kanilang mga anak habang tumatakbo nang gayahin na ni Demetrios ang kilos sa mga zombies sa movie na napapanood ng mga ito noong isang gabi. Zombie scary! Hiyaw ni Jace. Hinawakan naman ni Reyes ang kamay ng kakambal para makatakbo ito ng mabilis. Bio was just smiling herself habang pinapanood ang mag-aama niya na masayang naglalaro. Isang mabuting ama si Demetrios. Wala itong pagkukulang sa kanilang mga anak at sa kanya bilang asawa. Kaya naman, lumaki ang kanilang mga anak na mabuting tao at may malasakit sa kapwa. Maraming taon na ang lumipas, marami nang nagbago sa mga buhay nila. At sa bawat araw na lumipas, lalong lumalalim ang pagmamahal niya kay Demetrios. Mas lalo rin itong gumagwapo. Being a responsible husband and father made him handsome 10 times. He's always hot as ever. Kahit pa 10 taon na silang kasal, kinikilig pa rin siya at hindi pa rin siya makapaniwala ang asawa niya na ito. Para bang nananaginip lang siya kaya naman hindi na nakakapagtaka na kaagad na nasundan ang kanilang mga anak. Ginagawa niya rin ang lahat para maging mabuting ina sa kanilang mga anak at asawa kay Demetrios. Wala siyang pinagsisisihan sa desisyon niya. Masaya siyang minahal niya si Demetrios at matapos maglaro ng mga ito, ay pare-parehong pagod at hinihingal na lumapit sa kanyang 5 na ikinatawa at iling na lang niya. Mommy, we're so tired! Ana ni Marie at pasalampak na naupo sa tabi niya. Naupo naman sa lap nito si Jace at naupo rin sa kabilang tabi niya ang asawa at makabilang hita naman nito ang kambal. Whew, that was tiring! Ani naman ni Reyes bago naupo sa kabilang hita ni Demetrios at si Ryle naman sa kabila. Ramdam naman ni Bio ang haplos ni Jace na umbok sa kanyang tiyan at inosenteng nagtanong. Mom, when will little Sky come out? I wanna see him. Hinaplos niya ang ulo nito. In just few months, baby. Tugon niya dito. Excited na mga ito na lumabas ang kapatid nila. Kasi para raw may dagdag na makakalaro sila. Binalingan niya ang mahal niyang asawa nang humalik ito sa balikat niya. Nangungusap at puno ang paghanga at magmamahal ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Na siyang dahilan para magwala na naman sa pagtibok ang kanyang puso. I love you, my beautiful wife. He said and kissed her on her cheeks. I love you too, she responded, blushing. We love you too, Mom and Dad. Hiyaw naman ang kanilang mga anak. Bago isa-isang humalik sa pisngi niya, causing her to giggle and laugh in genuine happiness. Sobrang maswerte sila sa isa't isa at binigyan sila ng mga mapagmahal na mga anak. Bio couldn't ask for more and she will not ask for more dahil kontento na siya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!